edad ni Nora na 84, hindi na matatawaran ang ambag niya sa industriya ng pagluluto. What is special about Filipino food? You know, it is a blend of the Spanish and American. America and Filipino. Mm-mm. And we have absorbed them and made it our own. Look at spaghetti. Okay. Italian yan. Pero we have our own. You can say spaghetti Filipino. Diba? Mm-mm. Because we have our own taste, our own special way to flavor our food. Mm-mm. Mas matamis ng kaunti ang spaghetti natin. Well, yun na nga. Eh, yun ang gusto na ang tao. My goodness, kung a big food company will follow that, that means they know what they're doing. Are Filipinos naturally good cooks? Yes. Bakit? Alam mo, ang influence ng Spain is European. Mm-mm. And during that time, Spain was one of the ruling countries in the world. Mm-mm. America naman, the influence of Europe went to America. America has come in. We can choose which cuisine we want. Italian, Portuguese. We choose. Marunong tayong tumikim. Yung gusto natin, iniligay. Ano naman sa tingin ninyo ang pinakamahirap na, na iluto? O wala? Walang mahirap na pagkain para kay Nora Daza? Alam mo, yung leg fish, mm-mm, you have to make sure that it's not overcooked. Kasi pag na-overcook mo, titigas. Iba. You have to be careful. Mm-mm. Meat depends pa kung steak, how you want it rare, medium rare, mm-mm, well done. I don't like well done. Medium rare. Eh kayo po, ano po ang paborito ninyong pagkain? Naku. Alam mo, many, many, lots of dishes. But one that I'm very proud of is scallops. Scallops? Yes. Because in France, you have the scallops with the roe. So it is orange red. Oh, maganda. Oh, oh. And we went to a restaurant and I liked the scallop. It's called escalope a la nage. Mm-hmm. And I asked the owner, how do you do this? Siguro, he thought, foreigner ako. Sinabi niya. So, I tasted it. And I knew what it had. Dijon mustard, capers, and carrot slice for flavor. But you have to have very, very good fish stock. Mm-mm. That's it. Tapos, nakuha niyo na kaagad? Eh, siyempre, you have to experiment. Mm-mm. We have to experiment. And you have to have a very good sense of taste. Pero sa Filipino food, ano po ang pinaka-paborito po ninyo? Ay, kare-kare. Kare-kare. Ang hirap magluto ng kare-kare. Well, I'll tell you. I've learned how to do it well. Of course. Fast. Oo. At saka ang bagoong ko, nilalagyan ko ba ng gata, coconut milk. Bakit po kare-kare ang paborito ninyo? Alam mo, I think that is the most Filipino dish. It is? Yes. Adobo is. But adobo can be found in Mexico. In Spain also. In Spain. Uh-oh. But because it's a Spanish word. But kare-kare must have been derived from Indonesia because they have a lot of peanuts. Mm-hmm. Eh tayo, peanut din. So mas Malay ang kare-kare compared to adobo. But some people also say sinigang. Mas well, Filipino daw ang sinigang. My dear, you can find it in all cuisines, especially in Southeast Asia. Meron po ba kayong pagkain Filipino na hindi niyo gusto? I like all Filipino. Except mahanghang. Mahanghang. Ayaw ninyo mahanghang? Oo. Ayaw ninyo. So, yung mga instant
ng mga pagkain. Hindi kayo kumakain ng mga ganyan. That is a boon to Filipino housewives. Oh, you know, if life is easier and better, why not? So halimbawa, gagawa kayo ng sinigang. Okay lang sa inyong gumamit ng instant sinigang mix? Of course. That's what you use. Alam that's what you use? Yeah. Do you think that you buy tamarind and make the mix? Ay, sabi nila mas masarap daw kapag talagang pinaghirapan. Ay, iba naman yun. Iba yun. Kung katulad ng instant available, use it. Humi naman ang kanyang pangangatawan, mas lalo pa raw tumindi ang galing niya sa pagkilatis ng lasa at pagtuklas ng timpla. Ngayon, nagluluto pa po ba kayo? Hindi na. Ay, alam mo, I have a girl. Mm-mm. I tell her, ito, ganito, ganito. And then she makes me taste. Ay, kulang ng ganito. Dagdagan mo. That's how I cook. Mm-mm. Because, unfortunately, I have arthritis. Mm-hmm. So I cannot move around. Mm-mm. Because of my legs. Mm-hmm. But I have an intelligent girl. So I tell her, ito, ganito, ganito. Because I know in my head the proportion of different ingredients. Ano po ang pangarap ninyo para sa pagkain Pilipino na mas dumami pa ang... Ay, sumikat. Sumikat. Eh bakit po ba hindi pa sumisikat? I think my son is doing the right thing. Which is? Yes, he is improving the cuisine his way. I have nothing to do with it. He is the one who creates his own dishes. Mm-mm. Not me, only he. Final question po. Your advice to young people pagdating sa ating pagkain Pilipino? You know, you start with something simple. So, simple lang. Huwag masyadong... Huwag masyadong magpapamat... Martir. They will not kill themselves for food. Cooking has to be fun. Yes. What else do you want to achieve in your life? You've achieved so much. You know, I think that I have done quite a lot. I want to make sure that my children are all right. That is what I do. That my children are happy, healthy. Number one, healthy. Mm-mm. They're happy. They have good family life. Mm-mm. What more can you ask? How do you want to be remembered by the Filipinos? What I have contributed. Mm-mm. With my life, with my children, and what I have done to improve the cuisine of Filipinos here and abroad. Alam mo, to tell you the truth, nananawa na ako. Nananawa na before, kayo saan? Before, I loved paksiw na lechon. Oo. Ngayon, sawa na ako. I don't like it anymore. So maybe it's time for me to retire. I've done my share in life. Tama na. And you're happy with what you've achieved? Yeah, well, God has given me so much. I only have to thank Him and the people who have helped me. That's it. Maraming salamat po sa inyo for introducing Filipino food to the world. Well, it's my pleasure, and I hope that we can continue to improve, and that if I come back 100 years from now, ang cooking natin will be better. Not that we want to be number one, but better. Salamat po. Maraming po. You're welcome. Umanaw na po kaninang madaling araw ang Philippine culinary icon na si Chef Nora Daza. Dalawang araw matapos naming bisitahin si Nora sa kanyang tahanan, natanggap namin ang isang malungkot na balita. Tuluyan ng namahinga ang culinary legend.
kay Nora, ang buhay ng tao ay parang pagkain. May anghang, may pait, pero meron ding tamis. Sinasahugan ng magandang pakikisama, inihahaing makulay, hanggang sa ito ay maging siksik at sagana. Muli, maraming salamat, Nora Daza, sa iyong iniwang pamana at alaala sa ating lahi. Para kay Nora Daza, walang shortcut patungo sa pagtupad ng iyong pangarap. Gaya na lang ng walang shortcut sa pagluluto, kailangan ng dekalidad na sangkap, gaya ng sipag at pagtsatsaga. Magandang gabi, ako po si Cara David. Hanggang sa susunod na Martes, samahan niyo po akong silipin ang bahay at buhay ng mga taong nabibilang dito sa Powerhouse.